Dios en la vida. Amén, Señor. We love you, Jesus. Cristo, te acompaña tayo sa ating pagbibigay. At ganoon din po, sabi niya sa Mark 12:42-44, ito po yung isang babaeng balo. So dito makikita po natin doon sa isang babaeng balo na siya ay mahirap, siya ay isang balo. Siya ay isang, sabi niya dito is dukha. Mahirap siya. Pero magandahan po dito, ibinigay niya not only a 10%, but he gave 100%. Yung pera niya, na kung meron siya, sabi nga dito, yung pera daw niya is only mamera. Equivalent to 1 pera yun. Kumbaga sa atin dito, pag piso, sabi mo, parang wala nang bahaya, no? Bigay mo na yan, pit mo na yan, gano'n. Pero pag dinala mo yung piso sa 1 dirham sa Pilipinas, ang laki na yun. Nasa 13 pesos na. Diba laki na? Itong widow na to, yung pera niya, yun na lang yung maaaring pinagtrabahoan niya, maaaring binigay sa kanya. Kasi noon yung panahon, ang mga balo ay dapat nating i-care, dapat nating pakainin. Pero pagandahan dito sa balong ito na ibinigay niya kung anong meron siya sa Panginoon. Maaring mahal na mahal din niya ang Panginoon. Maaring narinig din niya ang Word of God. Kaya nung siya ay maglalakad na sa altar at kanyang ibinigay yung buong-buo na ito ay kanyang pwede ikain niya, pwede gagamitin pa niya for the future. Pero sabi niya, no, because I love God, ibinigay po niya dito. At ang katandaan po dito, sa pagsunod niya sa Panginoon, binless po niya. Ano ba sabi ng Panginoon? Mapalad ang babae ito. Ano po ibig sabihin ng mapalad? Pag sabi natin mapalad, yung napakapalad mo naman sa business, napakapalad mo naman sa negosyo, napakapalad mo naman sa pera, it means hindi ka nag-uubusan. Ito yung nag-overtake sa iyong mga blessing. Bakit po? Kasi sumunod po siya sa Panginoon Diyos. So, ready po ba tayo sumunod sa ating Panginoong Diyos? Sa pamagitan ng ating pag-iika po? Amen? So, kahit po lahat ay tumayo at magbigay sa ating Panginoong Diyos.